Yung iba, pinipili mo na siya yung magiging jowa mo at nagtagumpay ka. Yung iba, pinuwersa ka lang na maging jowa siya. O ikaw yung pinuwersa o siya yung pinuwersa mo. Ipupersa ko pala. Paano, by chance, siya yung naging jowa mo. Pang-apat, aksidente na naging jowa mo. Una, pinili mo na siya yung maging jowa mo. Kung lalaki ka, niligawan mo. Kung ikaw yung babae, ikaw yung niligawan, pinili mo. Union by choice. Yung iba naman, huy, jowain mo siya. Kami yung friends mo, nakikilala namin. By force, yung iba naman, para yatang surprise na lang, ano? Para yatang consolation prize na lamang yung pag-aasawa ko. Ano yung consolation prize? Kasi ba yung pag-aasawa, surprise, pag mga 18 years old. Pagkara 23 to 25, ang tawag doon, right prize. Bakit ko napili ang EDUC? Siguro kasi nung high school ako, actually undecided talaga ako. Tapos nung high school ako, since parang na-inspire talaga ako sa mga teacher ko. Kasi dito rin ako nag-graduate ng high school. And then, nag-college ako sa CABC din. So, na-inspire talaga ako sa mga teacher ko nung high school dito, especially Ma'am Embo. Then parang sabi ko na sa sarili ko, why not try na mag-educ ako? Baka calling siya sa akin. Ganon. And then, ito. So, pasok ako sa CABSU, and then, educ, ganyan. Honestly, first 2 years ko sa pag-educ, naiyak na talaga ako. Malapit talaga ako mag-give up. Na, sabi ko talaga sa sarili ko, para ba sa akin to, mga ganyan. Kasi ang dami ko rin failure. Actually, kasi yung mga klase ko talaga, puro sila mga honor students, high school, and then yung ako, parang hindi naman ako yung honor student. Kumbaga, may alam lang. Yung gano'n. And then, sabi ko sa sarili ko, kumbaga parang, kung sa sarili ko mag-give up ako, bakit hindi ko gawing maniwala sa sarili ko? Eh, di ba nga sabi nga, ang number one fan, most, ay yung ikaw, yung sarili mo rin. So, yun. So, nilaban ko talaga siya hanggang end. Tapos, eto, gumraduate ako noong last June 2018 sa CAPSU. And now, nagtuturo na. So, ang tinuturo ko ngayon is grade 7 and grade 9. So, bali po, 1 year na po kayo sa CAPSU. Actually, wala po siyang 1 year. Wala kasi, next year pa kasi June lang ako gumraduate. Pagka-graduate ko noong June 19, kinabukasan, start na ako ng pagtuturo. So, meron po ba kayong mga napansin na parang concern about education? Ganyan? Concern about yung curriculum? Opo. Ganyan. Actually, para sa akin, mas okay siya ngayon. Kasi, di ba, more on ano siya, student-centered. Kumbaga, ang teacher is facilitator lang and more on sa students yung mga gawa. So, ngayon, mas okay siya. Kaso lang, sa curriculum, wala talaga siyang problema. Ganyan. Kaso, ang main concern ngayon is yung behavior ng students.
iba talaga ngayon yung behavior ng students. Ngayon, lalo na ngayon talaga, as in, yung millennials, yung sinasabi nyo na yung millennials is maganda ngayon, yung mga technology-based, ganyan-ganyan. Parang nangyayari ngayon is medyo may negative side talaga siya, yung effect niya. Parang sobrang, kasi kumbaga, namumula talaga sila sa mga makamundong kung ano man. Mga ganun, nahihirap siya ngayon. So, kung i-describe mo naman po yung pagiging teacher sa simbolo po, kunyari po, like roller coaster, may po yung experience po, paano niyo po siya ma-describe? Sa akin, siguro parang ako, as a teacher, apo, parang seed, buto. Kasi parang nagsastart pa lang ako mag-grow. Kasi parang ngayon, kung nung nag-aaral pa lang ako, is parang easy-easy lang, ganyan, parang kaya-kaya mo gawin yung lahat ng bago. Ngayon kasi mas more on, nag-e-explore ka eh, nag-grow ka, hindi lang sa teaching, as a person din. Kasi yung parang naging instant nanay ako, kasi hindi lang yung ako yung iniisip ko eh, yung mga sasabihin ko, makaka-apekto ba ito sa kanila, tatatungo ba ito sa isip nila, sa puso nila, or makakasakit ba ako, yung mga ganun. So, parang tinitimbang ko rin yung sitwasyon sa mga kung ano mang mangyayari. Para kung ito. So, yun. Yung last ko na question, kung ano po yung gusto niyo pong i-instill sa mga students ko? Yung parang itanim po sa kanila. So, itanim. Ano pa to eh, nung nag-aaral pa lang ako, talagang ito na yung parang naging tumatak sa isip ko na hindi sa taas ng grades na susukat ang katalinuhan ng isang tao. Nasa ano yan, kumbaga experience mo sa buhay, sa pagha-handle mo sa buhay, yung ganun. Hindi porke mababa ka sa ganitong subject is mababa na yung pagkatapos. Hindi ganun. Kumbaga, ikaw as a person, mag-grow ka hindi dahil sa subject na yan, kundi dahil sa mga experience mo, sa mga nangyari sa buhay. Is Alma Lisa Pelicornela. I graduated as Bachelor of Science in Business Management, major in Economics in Ilanggo, Cavite. And then I have my Master's Unit in San Sebastian College, Recoletos. And then I am 13 years in teaching, different schools, lahat ay private. And then from now, siguro ilang taon na ba ako dito? Mga 3 years na ako dito. And then nag-start ako as part-timer sa senior. Yun nga, teaching marketing, and then organization and management, and then business finance. Tapos ngayon, I am a full-time teacher here, teaching math and Filipino. Ano kung dahilan nyo kung bakit po kayo nagtuturo na po? Di ba po kasi malayo po na sa course na kinagraduate nyo? No, kasi my first work is computer teacher. Opo. No, so syempre nagustuhan ko yung pagtuturo kasi ang ginawa ko, nag-resign ako as a teacher, tapos ay pumunta ako sa company kasi yun nga yung ano ko, no? Kaya lang pagdating doon sa work na, doon sa labas, hindi sa teaching, hinanap ko yung mga estudyante. That's why bumalik ako sa pagtuturo. Although, nung una talaga is elementary kasi that is in St. Francis of Assisi, Tagaytay. Then, Imus, Cavite, tapos dito sa Mendes, dalawa, Mars Springfield, at saka dito. Parang attached na po kayo sa bata? Oo, sa bata. Kasi mas maganda yung teaching kasi every time, kahit nagagalit ko sa kanila paminsan-minsan, sa mga experiences na makulit, di nagagawa ng assignments, di nakakasagot. Part lang yon kasi talagang iba-iba naman ng mga students, no? Pero pagdating sa work mo mismo, talaga mas maganda yung ikaw ay nakakaturo. May concern po ba kayo sa education po, as in overall po dito sa Philippines? Education dito sa Philippines ay actually na-adapt namin kami kasi mostly ang aming tinuturo dito ay yung mga group dynamics na rin, performance. Medyo limit na lang yung mga theories kasi syempre kailangan ng theories tsaka practical. So much more on practical.
kami ngayon. Just like other country, ganun ang ginagawa. So, ano po, symbol po na can describe your experiences in teaching sure na po? My experience in teaching ay actually lahat naman ay good. Lalo na ngayon kasi mga high school naman ang hawak at saka senior. Mas madaling sawayin, unlike doon sa elementary, although pag sinigawan mo sila ay ano, susunod agad. Pero dito okay naman kasi hindi naman sila makukulit. Gumagawa naman. Very minimal yung mga students na tamad. Siguro may mga problem lang sila sa bahay kaya nadadala dito sa class. At saka siguro yung iba tamad talaga mag-aral. Kung mahihalin tulad nyo po sa isang bagay or symbol, abstract image kanya po, yung experience nyo as teaching, ano po yun? Ano ba ang image ng symbol? Pwedeng pwede siyang book. Kasi, di ba yung book, pagka binasa ng isang tao, pwede rin aming basahin ng ibang tao. Kami, as a teacher, yung symbol namin doon, pag, di ba kapag ka, meron kang student ngayon, magiging grade 7, grade 8, grade 10, grade 10, umaalis sila. So, yung book, kahit na ilang taon, kahit nagiging obsolete, nababasa pa rin siya. Ang ganda. Babasa pa rin siya, kahit na luma na. Unlike computer, kahit pag naluma yun, obsolete, pero nasisira. Ang buo. Ayan. So, ano anong course nyo ba? Ano po, PS Net po. Special Needs Education. Ah, needs and education. Tinuro ko yung needs and wants. Tapos pa, ano pa po? Ano po yung gusto nyo pong aral na manatili po sa mga estudyante? Ah, yung lagi kong binabanggit everyday pagka medyo hindi maganda yung mood ng mga bata is mag-aral na mabuti, makinig kasi hindi pinupulot ng nanay ang ipinag-aaral. Although meron na ngayong lumabas na libre, still yung mga allowances, kailangan pa rin ang mag-provide yung nanay. Bigyang pahalaga ang ginagawa ng nanay at darating sa time na kayo naman ang magpapaaral at magiging magulang. First 2 years ko kanya talaga ako na nag-give up na, pero hindi na nimalakas na rin ako. So ngayon,